nagpo-focus sa mga ilang details. Okay, yung transmission grid kanina. Sorry. Lighting significance. Papat-update ko muna siguro kami. Ano ba yung status? I understand Maharlika is intending to invest in the integrate. Oo, kasi yung ano, yung sa Maharlika hindi ko masasagot. Masasagot ko lang yung transmission development dito sa atin. Kasi yung Palawan, ganyan mahaba eh. Tapos ngayon, yung supply niya, yung generator, hindi naman nakalagay kung nasaan yung mga tao eh. Apo. So, kailangan mo talaga mag-build yung transmission line. So ngayon, ang NAPOCOR, na-approve na ng board, saka may budget din talaga sila for the transmission lines that I mentioned kanina. Ngayon, pag na-approve, kasi ito pa yun, yung electrification area, so responsibility pa rin ng National Power Corporation ito. So may budget na dyan, tapos na-approve naman ng board. So from 2024 to 2026, i-build nila yung transmission backbone. What I understand, ma'am, is Maharlika. Ito, pag sinabi kong backbone, sa loob ng Palawan. Sa loob, pero buong mainland, ano? Yes. At saka ito yung parang nakaikot siya, nakaloop. Yes. Okay. Para mayroon tayong reliability. Ano po ang take niyo dun sa possibility ng Maharlika investing in it? And, it's always a welcome investment. Ang ano kasi, off-grid kayo eh. Apo. So, yung concessionaire, NGCP, hindi naman kanyang concession pa ang off-grid. On-grid lang siya eh. So, pwede yun kung gusto ng Maharlika. May mga talk lang, ma'am, na alam niyo naman, Palawan, napaka-sensitive sa West Philippine Asia. May mga nagsasabi na who owns sa NGCP, may 40% share ang China company. Okay. Tapos Chinese technical parang sila yung operation. How sensitive is that? Ganito ano, I went to China to the China State Grid. Apo. State Grid of China, SGC. So when I went there, impressive talaga yung kanilang capability, ano? Sa buong mundo, sila yung unang naggawa ng 1,000 kV. Apo. Tapos 3,000 kilometers ang length. So ability-wise, ang galing nila. Tapos, chinek ko yung mga technical people nila. Kasi electrical engineer din ako. Member kami nung IEEE sa buong mundo. Alam mo, yung mga pinakamagagaling na papers on transmission, galing sa mga tao nila. So technically, mahusay talaga sila. So, kaya naman siya pinili dati, nung 2009, kasi yung technical capability. So, syempre, may geopolitical issues tayo ngayon. Nakokolor. Pero kung technical-wise, mahusay talaga sila. Hindi kaya maging concern na sila ang in-charge sa operations ng grid? Alam mo, mga Pilipino naman yun nandun sa NGCP eh. Pumupunta naman ako sa NGCP. Okay. Oo. Wala pang nakita ang Chinese operations nila. Ma'am, on another matter. What is the likelihood of a major discussion about the Paleco franchise ending in 2029, I think? What is the likelihood of granting a private company? Alam, hindi ko na-mention kanina ang direction na tinutulak ni President for our electric cooperatives. Three things. Either mag-privatize or mag-aggregate. Several sila. Or mag-corporatize. So, depende kasi alam mo, members ng cooperative ang mga consumers eh. So, kailangan bumoto kayo kung anong gusto ninyo. So, mamaya, magpe-present si More eh. Kasi siya yung nag-privatize sa Iloilo eh. So, makita nyo kung ano yung difference yung before sa kayong after. Viability ng setup na privatized for an island grid like Palawan. Meron ba bang example na? Panay! Isang island. Nandun ang more. More yun sila. More yun. No, parang hindi ba nakakabit sila sa grid sa mainland? May submarine cable. Submarine cable. Pero kasi yan nga yung kanina medyo nagpahapyaw ako about Panay. Yung gusto kasi namin sa Visayas. Ang Visayas kasi four islands na pag naputol yung kanilang submarine cable, talagang walang reserves sa Panay, for example. So, tingin nyo pwede viable financially, economically? Of course, right, of course. Isolated. Alam mo kasi, may mga efficiencies na ini-introduce ang private sector. So,
Kaya malalaman mo na pag sila pumasok, talagang nag-improve yung performance, tapos yung financials nag-improve din. Tapos ang maganda dito, kasi okay yung collection eh. So walang problema sa collection eh. Management talaga dahil. So yung investment. Do I understand it right? The government is pushing, is encouraging Paleco and similar co-ops to, like, you know, scale up in terms of the structure to be created or ma-achieve yung 100% electrification. Kasi magsiset kami objectives eh. How it is achieved, syempre kasama ang bayan. Hindi, kasama ang mga taga-Palawan magde-decide. Yung government, syempre. Hindi naman kami ang nagde-decide niya. Kayo ang magde-decide niya. Thank you, ma'am. Ma'am, yung akin po, ma'am, patungkol doon sa transition power supply agreement na inilabas ng DOE, gaano po kahalaga yung, o gaano kaimportante ito para sa mga taga-Palawan po? Alam mo kasi, may mga ano tayo eh, patakaran na pagka nag-emergency power supply agreement ka or EPSA, isang taon lang talaga yon. Ngayon, meron kasing ruling yung sa, ano, sa Supreme Court na medyo may mga delays nung bago bumaba sa Paleco eh. So kinailangan natin ng transition. Pero only for the megawatts covered by that particular alliance case. Yung advisory na po ito, ma'am, wala pa pong guidelines kung paano a-applyan ng Paleco sa ERC. Okay, yun, ano? Ayun na yun. So, kasi parang ano eh, nagsumulat kami sa ERC about it na may transition PSA. Kaso sabi ng ERC, ano sa ano yung policy? So naglabas kami ng advisory just for Paleco. So nakapag-apply na po ang Paleco doon? Matagal na. Ah, matagal na. Yung sa transition ngayon. Okay. Pag sa yung transition, ibig sabihin, hindi sa niya 1 year lang ang duration. Kasi di ba sabi ko sa inyo kanina, bukas, magbubukas na yung CSP ninyo, competitive selection process. Yung transition, hanggat inaabangan lang natin na mag-umpisa yung kontrata ng competitive selection process winners. Ano siya, talagang transition lang talaga siya. Pag naaprubahan na po itong TSP, yung transition na so, power supply agreement. So, mababalik yung UCME dun sa portion na yon na under sa TSPA. Pero yung hindi under sa TSPA, hindi siya covered ng UCME. Automatic din po magtatapos din yung EPSA. Ay, teka, magkaiba yung EPSA at saka TSP. Huwag paghahaluin, ha? Okay. Oo. Iba yung capacity for EPSA, iba yung capacity for TPSA. So may EPSA pa rin pa? In short, ma'am, may EPSA pa rin po? Hindi nga EPSA yung binigay namin, eh. TPSA. Okay. Oo. Ito yung dahil yung sa alyansang makabayan na case. Okay. Kailan po mag-start yung 1 year na yan kung naka-apply na? Or nag-start na po ito? Start na yun. Ang intindi ko. I could be wrong, ha? Don't quote me on that. Dami kasi akong tinitingnan na kaso. Pero maaaring nag-umpisa na po yan. Nung inilabas pero ganito, admit. Ganito. Tandaan nyo, magbubukas na yung CSP nyo bukas ng mga bids eh. So, mag-in place na yung talagang PSA ninyo. Kasi transition lang talaga yan. Alam mo, mahirap talaga masanay na nagko-competitive selection process ka tapos nagkakaroon ng bagong PSA, buti naman na mandarnay sa Paleco with the help of NAIA. Ma'am, how much po yung subsidy, ma'am, by any chance kung ma-ano na itong PSA? Hindi ko memoryado. Pero kasi, ang ibig sabihin lang, pag may UCME kayo, ang babayaran lang ng taong bayan yung SAGAR. SAGAR lang? Oo. And then, for that portion of the megawatts. Ha? Yung SAGAR po, depende ito, ma'am, sa cooperative, ma'am? Or... Iba-iba eh, oo. Pero parang magkapareho yata yung sa Biselco at sa Kapaleco. If I'm not mistaken. Ano pa? Ma'am, yung sa mga alternative naman na solusyon dito sa power interruption sa lalawigan, para nabanggit na karaan pa, yung modular nuclear power reactor. Kamusta po yung status nito dito sa lalawigan ng Palawan, ma'am? Wala pa tayong pinag-usap pang lalawigan. Ano? Ang alam lang namin, ang Palawan is identified as a potential site for SMR. Tapos ngayon, hinihintay kasi natin yung approval or yung batas for the creation of the Regulatory Commission for Nuclear Power. Pag na-establish na yun, saka na tayo mag-uusap nung magtatayo ng planta. So, hindi pa po sure talaga dito sa Palawan na magkakaroon? Hindi pa kasi magkukonsulta. Ano, number one kasi public acceptance eh. Hindi pa kayo nag-exercise ng gano'n.
Okay? USEC, yung ano lang po, status pa rin po ng Paleco in terms of sa DOE kasi mainit pa rin ang issue ng brownout. Performance po nila under po. Naman yung pinaka- yung report. Yung mga nag-react po. Nilabas naman, fair naman yung assessment ng NEA. Pati ERC, dalawang regulator na yun nagpakita sa inyo eh. Ano yung performance niya. And nasa ano kasi transition. Thank you po. So once nagkaroon na kayo ng tunay na PSA, which is going to be open tomorrow daw, then mag-iiba na yung sitwasyon. Okay. Tapos may mga plantang tinatayo eh, hintayin lang natin silang matapos. Okay. Ma'am, sa part po ninyo sa tingin, last na lang po, ano po yung pwedeng ma-achieve or ngayong araw po, achievement? Ngayong araw, kailangan pag mamayang hapon, magkaroon tayo ng agreement sino ang gagawa ng alin. Kasi madaling mag-objective-objective pero pag walang action, walang mangyayari. So ang expectation namin, by the end of the afternoon, malinaw na kung anong role ng bawat stakeholder. And then we will hold them to that. Okay? Okay.